Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another shrimp recipe na pwedeng ninyong gawin sa inyong kusina dahil madali lang po ito. Ayan, mga kakusina, nakapaglagay na po ako ng mantika sa ating kawali, at kapag mainit na yung ating cooking oil sa ating kawali, maglalagay lang tayo dito ng isang piraso ng sibuyas. So depende sa inyo kung anong sibuyas yung gagamitin ninyo. So igigisa lang po natin to until translucent. Ayan, so kapag napansin niyo po na nag-translucent na yung ating sibuyas at nagisa na natin to ng maigi, pwede na po tayo maglagay dito at least 3 to 6 cloves of garlic, tapos hiwain nyo lang din po ng ganito kaliliit. At igigisa na rin natin to hanggang sa makita natin na magla-light brown na yung ating bawang. And make sure na ang apoy natin ay naka-medium heat lamang para hindi naman masunog yung ginigisa nating sibuyas at bawang. After po natin magisa yung ating sibuyas at bawang, maglalagay rin tayo dito ng butter. Yan, para mas maging malinamnam at malasa yung ating recipe. Syempre, hintayin din natin tong mag-melt habang patuloy natin ginigisa yung ating onion and garlic. Yan, so maglalagay lang po tayo dito ng asin. At maglalagay na rin ako dito ng paminta. After adding ng ating salt and pepper, continuous natin pong hahaluin yung ating niluluto, at maglalagay na rin po ako dito ng 2 tablespoons of soy sauce. Ayan, so maglagay lang po kayo ng soy sauce. Ayan, para mas malasa at magdadagdag po siya ng color dito sa niluluto natin. Yan, tapos continuous nyo po itong hahaluin. After nyan, mga kakusina, maglalagay rin po tayo dito ng 1/2 cup na banana ketchup. Yan, so ilagay lang natin to dito lahat sa ating kawali. After adding ng ating banana ketchup, continuous din po sa paghahalo, and yung ating apoy ay naka-medium to low heat para naman po maiwasang masunog yung mga inilalagay nating ingredients. Ayan, so continuous nyo po itong hahaluin. Ayan, para lang din maluto yung ating banana ketchup. And then, maglalagay na po tayo dito at least 3 tablespoons of honey. Ayan, so ito po yung ating honey. Ayan, so 3 tablespoons of honey ang ilalagay natin dito sa ating kawali. Ayan, kapag nailagay na natin yung ating 3 tablespoons of honey, imimix lang din natin to kasama ng iba nating mga ingredients. Ayan, kapag napansin nyo po na ganito na yung itsura ng ating sauce, ayan o, diba, makikita ninyo na sauce pa lang ay ulam na. Kapag ginawa nyo po yung ating recipe, talaga namang mapapa-extra rice ka. Sira ang diet, mga kakusina. Ayan, so kapag naluto na po natin maigi yung ating sauce, ilalagay na po natin yung ating 1/2 kilo na hipon. Ayan. So, ito po ay nalinis ko na. Tapos, tinanggalan ko na rin siya ng mga parang sungot-sungot niya. Ayan. Tapos, ilalagay lang natin yan dyan lahat sa ating kawali. And, syempre, lulutuin po natin yan over high heat for about 3 to 4 minutes. Ayan. Para makot lang siya at maluto yung ating hipon. And, ayaw din po nating ma-overcook yung ating hipon kasi nga po ay magiging para siyang ano, goma, ganun. Magiging makunat kapag na-overcook po yung ating hipon. Kaya lutuin natin to over high heat for about 3 to 4 minutes. Yan. Tapos syempre, continuous nyo po siyang haluin para yung ibang part din ay maluto. And mga kakusina, pwede pa rin po kayo ditong mag-add ng toasted garlic. Ayan. Tapos makikita nyo po na magre-reduce na yung sauce na niluto natin. Ayan. Diba? Sauce pa lang, ulam na. Sino po sa inyo ang shrimp lover or hipon lover? Say hi sa ating comment box section. Diba? Isang ulam recipe na naman ito na simpleng-simple, pero kapag hinain mo, ayan, ang sarap talaga mga kakusina.
Yan. Habang niluluto nyo siya ng 3 minutes, continuous nyo pa rin siyang hahaluin. Para maluto lang din yung ibang part ng hipon. So, hihintayin ko lang pong maluto yung ating recipe. And then, after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy shrimp recipe. So, habang hinihintay po natin kumulo at maluto yung ating hipon, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page na Kusina ni Angel. And kung meron din po kayong Instagram, pakifollow na rin po ako doon, Kusina ni Angel. And kung gusto nyo rin matuto pa ng iba pang mga recipes, o kaya naman gusto nyo rin mag-share ng mga niluluto ninyo everyday, pwedeng-pwede po kayong sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. Kung gusto nyo po na ganito na yung consistency ng inyong sauce, pwede nyo na siyang hanguin and pwede nyo na po itong i-enjoy. Mag-a-add lang po ako ng toasted garlic. At ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and yummy na honey buttered shrimp. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, please like and share this video. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click nyo na rin po yung notification bell. Click all para lagi kayong updated sa bawat in-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video.